sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y inyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming matao sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipunin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag po, huwag ninyong lipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipon ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.
Panginoong masintahid ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa na tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon sa Moises na magitan siya. At hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalin na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ginagawa, ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi niyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo, walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nanalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo paniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ganun din ang ating mga kasama na nasa tahanan, nakikinig sa pamamagitan ng Radyo Totoo, ang radyo po ng Archdiocese ng Lipa, at sa pamamagitan din ng ating Facebook Live. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay muli, napakinggan natin ang sermon ni Jesus sa mga pareseyo at mga eskriba. Ting nagsimula noong si Jesus ay magpagaling ng isang paralitiko na 38 taon ang may sakit. Pinagaling niya ito sa araw ng pamamahinga, Sabat. Para sa mga Hudiyo, bawal gumawa. Magpagaling, kahit anong gawin mo kapag Sabat, bawal gumawa ng kahit na anuman. Pero si Jesus, siya'y nagpagaling sa araw ng pamahinga. Mahigpit siyang ipinagbabawal para sa mga Hudiyo. Kaya, siya'y pinagsabihan ng mga pariseyo at mga eskriba, bakit ka nagpapagaling? Alam mong yan ni araw ng pamahinga. Nung sabi ni Jesus, ang ginagawa, ang Ama ay patuloy sa paggawa, ako din ay patuloy sa paggawa. Sapagkat ang ginagawa niya ay mabuti at ayon sa kalooban ng Amang nagsugo sa Kanya. Kaya ang mga pareseyo ay lalong nagalit sapagkat ang kanyang sarili ay ipinaparehas niya sa Ama. Kaya ngit-ngit na ngit-ngit sa kanya, galit na galit ang mga pareseyo at mga eskriba. At ito muli ang kadugtong ng sermon ni Jesus sa kanila. Sipin ninyo, si Jesus ay nagsasalita o nagsesermon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Hindi naniniwala sa Diyos. Mahirap yan. O sa ating kapanahunan, magsasalita ka tungkol sa Diyos sa taong hindi naman naniniwala sa Diyos. Ganyan ang tagpo ng mga pagbasa ngayon ng lalo gitong mabuting balita. Si Jesus ay nangungusap sa mga eskribang itong hindi naman naniniwala sa Kanya. At sabi niya, patutunayan ko sa inyo na ako ang Mesiyas, na siya at ang Ama ay iisa sa pamamagitan ng mga nagpatotoo, na mga nauna na sa Kanya, si Juan Bautista. Si Juan Bautista. Sabi niya, dumating si Juan at kayo'y pansamantalang nasiyahan sa kanya at ang lahat ng kanyang sinasabi ay tungkol sa akin. Bakit kayo'y hindi pa rin maniwala? Naandyan ang kasulatan, ang scripture, ang buong lumang tipan, lahat ng iyan ay nagsasabi tungkol sa kanya bilang Mesiyas, bilang anak ng Diyos. Pero ang mga ito ay hindi pa rin maniwala. Sinasabi ni Jesus, sinasaliksik ninyo ang buong kasulatan, pero ako ay hindi ninyo mapaniwalaan. Kung sa ating panahon ngayon, ay di basa ka ng basa ng Biblia, pero hindi ka naman naniniwala kay Jesus bilang Diyos. Yan. At ganun din si Moises. Binanggit niya si Moises. Yan ang mga nagpatotoo tungkol sa kanya, pero ayaw pa rin maniwala. Bakit ayaw maniwala? Sabi ni Jesus, sapagkat mataas ang kanilang pride. Ang pride nila, ang kanilang kataasan, ang nagpapabingi sa kanila para hindi nila mapakinggan ang tinig ng Diyos na nangungusap sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. Mataas ang kanilang pride. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Ang hinahanap nila ay parangal ng tao. Yung sila'y pagpugayan, yung sila'y katuwaan ng tao. Yan ang hinahanap nila. Kaya,
yan ang nagpapabingi sa kanila, kaya hindi nila makilala sa Jesus. Sabi niya, kung kilala ko kayo, alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos, no? Isipin niyo yon. Yun ang mga paratag ni Jesus, walang pag-ibig sa Diyos. At sabi niya, sa kabilang buhay, kayo'y anong iniisip ninyong si Moises ang magdadala sa inyo sa kaluwalhatian? Sabi niya, nagkakamali kayo. Isasakdal kayo niya. Huhusgahan kayo niya sapagkat wala kayong pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon panahon ng Kwaresma. Panahon ito ng pagpapalalim ng ating pagtitiwala kay Jesus, paniniwala sa Kanya bilang anak ng Diyos, bilang Diyos. Mapansin nyo, nung mga nakauna, dalawang linggo, ang mga pagbasa'y pinaiigting ang ating pagdadasal, ang ating pag-aayuno, ang ating pagkakawang gawa. Ngayon, mula sa aklat ni San Juan, ang pinatitibay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga tandang ipinakikita ay ang pananampalataya sa Diyos. Nawa ang lahat ng iyong ginagawa ngayon, ang iyong pag-aayuno, ang iyong pagmamahal sa kapwa, ang iyong pagkakawang gawa, ang iyong mga pag-apostolate, ang lahat ng iyan ay magpalalim ng iyong pananampalataya sa Diyos. Magpalalim ng iyong pagtitiwala sa Diyos. At bilang isang binyagan, dapat ang ating buhay, consistent ang ating buhay, na tayo'y nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. No? Naway ang maging bunga ng lahat ng iyong ginagawa ngayon, pagpapalalim ng iyong pagmamahal sa Panginoong Diyos. Naway hindi tayo maging bingi ngayon sa tinig ng Diyos. Napakahalaga ng panahong ito, Kwaresma. Huwag niyong sayangin ang biyaya nito, no? Ito'y napakadaming biyayang ipagkakaloob sa atin, kaya huwag nating sayangin. Huwag tayong maging bingi sa tinig ng Diyos. Huwag nating hangarin lagi ang papuri, parangal ng tao, yung ikaw ay mapuri dahil ikaw ay may ginagawa. Kaya nga sabi sa atin noong Miyerkules ng Abo, huwag mo nang ipaalam ang ginagawa ng iyong kanang kamay o ng iyong kaliwang kamay sa iyong isang kamay. Ibig sabihin, ikaw lamang at ang Diyos dapat ang nakakaalam ng lahat. No? Kaya nawa, narito tayo sa National Shrine ni Santo Padre Pio, hilingin natin kay Santo Padre Pio sa isang dakilang banal, no, na mamagitan sa atin, na nawa, lumalim ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoong Diyos sa kabila ng napakaraming pinagdadaanan natin na nagiging dahilan para tayo maging bingi at di natin mapakinggan ng ayos kung anuman ang ipinararating sa atin ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapayatala na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sumasamot, humingi ng patawad mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa taigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatensya ng halaga at hindi naghihintay ng pagbibigay walang pagsubali. Ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Sa pag-ibig ay paglalaya na hantong at payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niya lahat ng panindig. Sa gunit at dahas ay limuti. Iyat ng pusing yan aking, kayamanan ka ng puso ko. Himpala ko ay ikaw, pag-asa na tala ng tanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay sanawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po iinaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon,
at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.